sinabi ni Sir Carmen. When you sing Kundiman, ano kasi yan eh, two schools of thought. Merong school of thought na nagsasabi, since Kundiman started in the 1800s, hindi pa dapat formal yan. Hindi pa dapat fixed ang mga techniques. Kasi nung unang panahon, wala pa naman tayong that kind of education. Pero meron ding school of thought ang Kundiman na ito na yung medyo fina-follow ngayon sa pagkakaalam ko. It's still dependent on the imagination of the composer, which is formal. Gets nyo? Kasi merong mga, meron akong mga nagkaroon ng kami ng discussion before na since it's Kundiman, tapos tayo medyo salat tayo sa education nung time na yon, walang magtuturo sa atin ng formal singing time na yon. Yung tinatawag natin na bel canto. So dapat daw medyo raw ang singing ng pakiusap. Meron din namang, yun ang sinasabi na since the way the composer imagined it is formal, dapat formal din. Ang ibig sabihin ko po sa formal, yung medyo naka-place. Yung kunyari, yung naka-place na gano'n. As opposed to, natutulog ka man. Na medyo popish na. Okay? Another, gusto ko rin i-supplement yung sinabi ni Sir Narmon, yung technique, meron siya sinabi kanina na kung sinimulan mo na ng ganitong certain technique, dapat ganun na rin all throughout. Dapat i-even out mo yung technique mo. You don't do, I won't. Ayun na lang, pakiusap na lang. Kunyari, buksan mo ang bintana. Yung mga quick change and shift na technique from falsetto, pasensya na pause. Yung falsetto, tapos biglang naman na natural, tapos magpa-falsetto ulit. Yun yung sinasabi ni Sir. What we usually say there is, dapat pantay yung technique. If you started with a certain technique, ngayon, forgivable. Kunyari, ang hihilingin lang namin, if you start with this technique, ituloy mo na. Huwag mo nang baguhin. Tutal, bata pa naman kayo sa pagkanta ng Kundiman. Ang importante lang, kung ano yung pinagdesisyonan mo na technique, yun na yung gagamitin mo until the end. Huwag mo na siyang iba-ibahin. Kasi, it's not aesthetically good. Okay? So, yun lang siguro yung gusto kong isupplement kay Sir Narmon. Pasensya na hindi ko kayo yata mabibigyan ng full song kasi medyo paos, but I will try. Kasi gusto ko talaga yung pag-render ni Sir Narmon ng bayan ko. Naramdaman ko yung lungkot eh. Yung sabi niya, ang bayan kong Pilipinas, lupay ng ginto't bulaklak. Yung nilinya niyang gano'n, yung hagod, yun yung importante dun sa ginawa niya. Tapos isa pang hinahanap ko kanina sa bayan ko is yung ginawa niya kanina na ano tayo eh, this is a word that I would like you to take home after today. The word painting. You paint with your words and with your voice. So when Sir Narmon did change pitch. Ibon mang may layang lumipad, ulungin mo at umin. That kind of interpretation makes you want to look up to the sky. That's why sinabi kong word painting. Dapat pag nakapikit ka, kahit ano, kahit wala kang nakikita,
nakakapag-interpret ka just because of the nuances, the interpretation of the singer, which Sir Narmon was able to do earlier. So, yun yung sigurong i-take home natin after this. Tandaan niyo yung word painting. You can look it up at Google. Baka meron kayo magkaroon mga iba pang sample. Pero very, very important when it comes to interpretation. Yun lang po. Thank you.